Magandang araw po sa lahat at aring nga po natapos na ang aking isang linggong pinagkakaabalahan. Ito nga po pala ay 1,080 capacity na setter. So, dagdag pwersa lang ito nung nagpagawa, dagdag pwersa dun sa kanyang hatchery. Dahil nung nakakuha na siya sa akin ng dalawang 500 na egg setter din. So ito ay 1,000 na setter, 1,080 setter. Share ko lang sa inyo yung ginawa ko dito. So bago yun, share ko sa inyo yung dimension nito. Yung taas niya ay 67 inches kasama yung paa. So hindi ko na nilagyan ang gulong to kasi medyo may kataasan. Tapos yung lapad ng pinto niya ay 21 inches. Yung pinto hanggang likod ay 34 inches. So yun po yung sukat niya. So depende yan sa inyo kung gusto nyong mas malapad, kung gusto nyong mas makipot. Pwede pa itong medyo makipo din pero sinakto ko lang. Pero dun sa, meron pa akong sunod na gagawin na 1,800 na capacity. Pansarili ko lang dahil napuno na yung aking ginagamit dito na 2,000 na kasi tumatanggap ako ng pasalang. So puno ngayon, marami nagpapapisa. Kaya gagawa pa uli tayo ng backup setter din lang. So share ko din sa inyo yun kasi ang plano ko doon ay linear actuator ang aking gagamitin na egg turner. Tapos two-door siya at papababain natin yung kumbaga ito 67, medyo mababa siya. Two-door, ibig sabihin for example 1,000 capacity, 500 dito sa kabila, 500 sa kabila. So magiging two-door siya. Pero ang gusto kong gawin ay mga nasa 1,800 capacity. So dito muna ulit tayo, papakita ko sa inyo yung sa loob. So ganun pa rin naman, ganun sa typical na ginagawa kong incubator. Nasa taas yung fan, andun din yung heater. Ambuga ng hangin ay papunta dito sa may pinto. At kung tatanungin nyo kung nakakabot ba yung hangin sa hanggang baba, hanggang sa last layer sa ilalim, yes po, nakakabot. Kasi ang ginamit ko na fan dito is 34 watts. At 10 inches na Elko fan. Tapos yung heater natin, so pakito. Ito ay, ayan kung makikita nyo, simula kaninang umaga, maandar na to. Stable siya sa ganitong, Tapos yung, ang kagandahan nga pala, kapag gumamit kayo ng heater na tubular, kasi tubular ang, tube type na heater. Ito, pakita ko. U-shape siya na heater. Ayan. Ayan yun. Dalawa siya na 200 watts. So, total na 400 watts. Ang kagandahan lang sa ganyan, kapag na-meet nyo na yung nakaset nyo na temperature dito sa ating thermostat. Ayan, bumaba agad kasi binuksan ko. Matagal mabuhay yung ating heater. Hindi naman ganun katagal at hindi rin naman ganun kabilis. Tapos, basta magandang gamitin yung ganitong heater. So, patayin ko lang muna. Medyo malakas yung fan. So, yung fan natin, kayang-kaya pong paabutin yung kayang-kaya niyang i-balance yung temperature hanggang baba. So, calibrated na po ito. Tapos ito nga po pala yung ating automatic water refill. Ayan. Naka-float bulb na. Hindi ako gumagamit ng humidifier kapag sa setter lang. Ayan, magkahiwala yung ating heater, dalawa. Isa sa taas, isa sa baba. Mas okay to kaysa gumamit kayo ng isang heater lang na 400 watts. Kasi yung heat yung distribution ng heat niya kalat agad. Mas maganda, dalawang 200 ang gamitin nyo kung gagawa kayo ng ganitong capacity o mas malaki pa. Tapos yung ating egg turner, ang ginamit kong motor dyan ay 68 KTYC, para hindi ganun ka-stress yung ating motor sa pagta-turn. Kaya naman to ng 60 KTYC, pero
para magtagal, ang inilagay ko na lang dito ay 68 kTyc. So 68 po ang ginamit ko dito. 10 layers po ito na dalawang tray na 54 egger per tray. So, ayan. Dalawa po yan. Dalawa siya. Tapos, niles ko din yung, ang ginawa kong diskarte dito, niles ko yung support dito. At ginawa ko sa per layer, nilagyan ko siya dito ng linkage. So, magkakakonekta na siya dito. Ito, flat bar na aluminum. Pwede rin naman na every layer may support. Kaso, medyo, ito ang request pala nung, ano, nung nagpagawa. Ang ginawa ko support dito ay schedule 40 na angular, 1x1. Tatlo siya. So, ayan, ito na lang. Tapos dun sa likod, isang patayo na angular din na bakal. Per layer, nakasuot yung, ayan, per layer siya. May tornilyo dun. Tapos may ganito rin siya dun sa likod. Nakalink din. Kasi yun yung magtutulak dun sa ating limit switch. So, ganun pa rin. Nabubuksan yung likod nito. Para in the future, nagkaroon ng sira, pwedeng troubleshoot, mabubuksan. So, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung kanyang air vent, taas at baba. Ginamitan ko to ng 38mm na hulso. Ayan, kung makikita nyo, naka-tornilyo lang siya. Tatlo. Pag ginalas mo to, mabubuksan mo siya tapos malilinis mo na yung fan. Kung halimbawa madumi man or nasira, papalitan ng fan dito. Bubuksan nyo na lang siya. At kung halimbawa may problem tayo dun sa tray, ito, hindi siya naka-rivet. Nakatornilyo lang. Pag tinanggal mo tong ang aluminum na to, nakatornilyo yung ating board. Pwede mo na siyang kalasin and then matatanggal mo ng buo itong lower part niya na plywood. So, putol yan dito. For example, na fan lang yung sira, dito mo na lang buksan. Ayan, makikita nyo may bisagra siya. Tapos yung ating malaki yung ating water tank. Nasa, hindi ko alam kung ilang galon ang laman nito, pero malaki to. Tapos ayan, may faucet yung ating, ayan, may faucet yung ating water tank. Para kung halimbawa na gusto nyong tanggalin to, isara nyo lang, then hugutin nyo yung hose, ibaba nyo tong water tank, pwede nyo nang salina ng tubig. Or kung tinatamad naman, pwedeng dito ninyo na salina ng tubig. Nagamit lang talaga kayo ng tungtungan kasi medyo mataas to. Kasi malapit na tong mag 6 feet eh. 67 inches. So, malapit ng siguro mga 5 inches na lang. 6 feet na to. So, ayan. Doon sa mga gusto pong magpagawa ng incubator, PM nyo lang ako sa aking Facebook, Yuan Abella. Maraming salamat po.